Meron ka bang katanungan na gusto mong masagutan? Meron ka bang gustong desisyonan na hindi mo masimulan? Meron ka bang gustong solusyonan pero hindi mo magawan ng paraan? Or meron kang desisyon na ayaw mong magdesisyon? Kasi baka ikaw ay makasakit o ikaw ay masaktan. Bago ka magdesisyon, dapat mo muna itong malaman. Napakahalaga sa bawat tao ang pagdidesisyon. Ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo nalalagay sa iba't ibang sitwasyon. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaan magdesisyon. Ito yung tinatawag nating free will. Madalas tayo nasasaldak sa kapigatian, sa kapahamakan. Yun ay dahil nananangan na tayo sa sarili nating karunungan at hindi na sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng meron sa atin. Hindi na sa Diyos, kundi mas nananangan na tayo sa sarili nating karunungan. At madalas nating pagustuhan ang ating laman base sa ating nararamdaman. Hindi na natin nababantayan na kadalasan, ito pala ay nagiging isa ng kasinungalingan. At pagkatapos maibsan ang kaligayahang panandalian, unti-unti mong mararamdaman ang kawalan ng kapayapaan. Habang tumatagal, nakikita mong wala nang magandang pupuntahan. Kapigatian ang kahantungan, bunga ng kasalanan. At alam mo ba na hindi mo makakamtan ang tunay na katagumpayan sa sarili mong pamamaraan? Kaya nga higit na kailangan natin ang salita ng Diyos at ito'y pagbulay-bulayan. Sabi nga sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Nang sa ganun ay matupad mo ang mga nakasaad doon. Nang sa ganun ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Maaring nandyan ka sa sitwasyong nahihirapan ka na. Gusto mong kumawala pero natatakot kang masaktan. Hanggat hindi ka nagdidesisyon, ay hindi ka makakaalis diyan. Maaring makaramdam ka ng kaligayahan, pero lahat yan ay panandalian. Ang tanong, God's will pa ba yan? Panahon na upang simulan mo ang katotohanan. Harapin mo ang iyong kinatatakutan. Walang mangyayari kung hindi mo sisimulan. Oo, hindi mo kaya. Subalit ang Diyos ay palaging nandyan. Sa pagkakataon na to, subukan mo naman na lumakad na hindi sa iyo, kundi sa Kanya ng kalooban. Oo, Siya ay palagi lang nandyan. Kumakatok sa iyong puso at nag-aantay na Siya naman ang iyong pagbuksan.